Okay, magandang araw sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay tatalakayin natin ang bahaging ginampanan ng reliyon sa iba't ibang aspekto ng pamumuhay. Ano nga ba ang ibig sabihin ng reliyon? Ang reliyon ay isang organisadong sistema ng pananampalataya, pamimitagan, paggalang, kaugalian at pananalig na nakasentro sa isa o higit pa ang kinikilalang Diyos. Sistemang pamalaan ng mga bansa sa Silangan at Timog Silanga, Asya. Una, sistemang pamalaan ng mga bansa sa Silangang Asya. Ang China, ang kapangyarihan sa pamalaan ng People's Republic of China ay nahahati sa tatlo. Ang Partido Komunista ng China, ang Estado at ang People's Liberation Army. Politburo Standing Committee, binubuo ng 4 to 9 na kalalakihan na siyang nagpapasya sa mahalagang bagay na may kinalaman sa buong bansa. National People's Congress, ang pinakamataas na sangay ng kapangyarihang Estado. Konseho ng Estado, ang pangunahing otoridad sa bansa at siyang nangangasiwa sa mga pamalaang lokal sa mga lalawigan at ang nagsisilbing kawing sa pagitan ng pamalaang lokal at Partido Komunista ng bansa. Central Military Commission, ang namamahala sa People's Liberation Army sa ilalim ng pangangasiwa ng NPC. Supreme People's Court, ang pinakamataas na korte ng People's Republic of China. Ang Hong Kong at Macau ay Special Administrative Region ng bansa ay may nahihimalay na sistemang hukuman. Taiwan, ang Republika ng China o Taiwan ay nasasaklaw ng saligang batas ng unang republika na itinakda noong 1947. Noong 1991, ang ikalawang National Assembly ng bansa ay inihalal. Binubuo ng 225 na kasapi ang karamihan ay inihalal ng mga mamamayan samantalang 100 naman ang nagmumula sa mga organisadong partido ng bansa. Ang estruktura ng pamahalaan ay binubuo ng sangay ng ehekutibo na may otoridad sa 5 sangay. Una, administratibong ehekutibo. Pangalawa, lehislatura. Pangatlo, kontrol. Pang-apat, husgado. At pang-5, eksaminasyon. Ang sangay ng ehekutibong yuan ay pinamamalaan ng pangulo at ng premier, kung saan ang pangulo ang puno ng pamalaan at hukbong sandatahan ng bansa. Ang Japan, constitutional monarchy ang pamalaan ng Japan nang matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang imperador ng bansa ay nagahari ngunit wala anumang kapangyarihan o ginagampanang katungkulan sa pamalaan. Diet, ang tawag sa kongresong batas ng Japan na binubuo ng House of Representatives at House of Councilors. Ang House of Representatives ay may 511 na kasapi na kumakatawan sa 124 na distrito at inihalal upang manungkulan sa loob ng 4 na taon. House of Councilors, binubuo ng 252 kasapi na inihalal upang manungkulan sa loob ng 6 na taon. Korte Suprema, ang kataas-taasang hukuman ng bansa. Ang Japan ay may 47 prefecture o lalawigan na nasa ilalim ng pamamahala ng pamahalaang sentral. Ang bawat prefecture ay pinamamalaan ng gobernador. Sa ilalim ng bawat prefecture ay may mga munisipalya na pinamumunuan naman ng mga alkalde. South Korea, isang demokratikong pamalaan. Taehan Minguk or the Great Republic of Han ang napili ng mga Koreano upang maging opisyal na pangalan ng bansa. Ang pangulo ay inihalal ng mga mamamayan upang manungkulan sa loob ng 5 taon. Ang South Korea ay nahati sa 6 na lungsod metropolitan at 9 na lalawigan o tinatawag nilang Do. Ang mga lalawigan naman ay nahati sa mga lungsod or Si, Country or Kun, at Bayan or Up na nahati naman sa mga Baryo or Myon. Korte Suprema, ang pinakamataas na hukuman ng bansa na pinamumunuan ng punong mahistrado na itinalaga ng pangulo upang manungkulan ng 6 na taon. North Korea, isang komunistang pamalaan. Democratic People's Republic of Korea ang opisyal na pangalan ng North Korea. Si Kim de Sekadsung, isang leader na Stalinist, pamalaang batay sa mapaniil na estilo ni Stalin ng Union Soviet.
ang siyang naging unang pinuno ng bansa. Korean Workers' Party ang pinagmulan ng 80% o porsyento ng mga opisyal ng pamahalaan. Juche ang tawag sa ideolohiya ng KWP na nangangahulugang pagtitiwala sa sariling kakayahan or self-reliance. Central People's Committee, pinamumunuan ng Pangulo na siya rin natatalaga ng mga kasapi ng komite. Supreme People's Assembly, ang pinakamataas na sangay ng pamahalaan. Mongolia, isang semi-presidential representative democratic republic. Perestroika ay tumutugon sa reformang pang-ekonomiya na pinasimulan noong Hulyo 1985 ng leader ng Union Soviet na si Mikhail Gorbachev. Politburo, lupong ehekutibo ng Partidong Komunista Union Soviet ng bansa ay tumulag sa pamahalaan noong 1990. State Great Khural, ang parlamento at pangunahing sangay ng pamahalaang Mongolia. Binubuo ng 76 na posisyon. Ang 48 miyembro nito ay nihalal ng mga mamamayan, samantalang ang 28 ay tinalaga ng mga partidong politikal. Ang pangulo ang puno ng estado at tagapangulo ng bansang pambansang hukbo. Sistemang pamahalaan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Pilipinas, isang demokratikong republika. Ang saligang batas ng 1935 ang nagtatag ng Commonwealth ng Pilipinas na naging basihan ng pamahalaan ng bansa mula 1946 hanggang 1973. Ang saligang batas ng 1987 ang kasalukuyang batayan ng estruktura ng pamahalaan ng Pilipinas. Ang sangay ng ehekutibo ay pinamumunuan ng Pangulo na inihalal ng mga mamamayan upang manungkulan ng 6 na taon. Ang sangay ng lehislatura ay binubuo ng House of Senate na kinabibilangan ng 24 na senador at House of Representatives na kinabibilangan ng 200 na halal na kinatawan at 50 sa kanila ay kinatawang itinalaga ng Pangulo. Ang kapangyarihan ng hudikatura ay pinangangasiwaan ng Korte Suprema at iba pang nakababang korte na pinamumunuan ng punong mahistrado at 14 na pangalawang mahistrado. Myanmar, isang federal republic. Ang Myanmar ay naging malayang estado noong Disyembre 1948. Ang Anti-Fascist People Freedom League na itinatag ni Aung San ang nagwagi sa karamihan ng posisyon sa kapulungan. Ang parlamento ng Myanmar ay binubuo ng mababang kapulungan o lower house o chamber of deputies at mataas na kapulungan o upper house o chamber of nationalities na inihalal upang manungkulan sa loob ng 4 na taon. Thakin Yunu, unang punong ministro ng republika. Si Aung San Suu Kyi, anak ni Aung San, nagtatag ng National League for Democracy or NLDP. 1990, nagkaroon ng kauna-unahang halalan sa bansa. 1995, pinakawalan si Aung San Suu Kyi matapos ang house arrest nito. Ang punong ministro ay puno ng pamahalaan na siyang tagapangulo ng State Law and Order Restoration Council. Malaysia, isang parliamentaryong federal monarchy. Ang Federasyon ng Malaya ay binubuo ng 11 estado. 9 na estadong Malaya, dalawang British State Settlement, ang Penang at ang Malacca, at isa pang estado na itinatag noong Enero 31, 1948 hanggang Setyembre 16, 1963. Yang di Pertuan Agong o the Paramount Ruler ang tawag sa pinuno ng Federasyon ng Malaya. Siya ay nihalal upang manungkulan sa loob ng 5 taon. Tanku Abdul Rahman ang unang punong ministro ng federasyon. Singapore ay isang Westminster-style democracy. Bilang isang malayang estado, ang bansa ay muunlad at naging isa sa pinakamaabalang adwana at himpilang pangkalakalan sa daigdig. Lee Kuan Yew ang unang punong ministro ng bansa o Yang di Pertuan Negara. Indonesia ay isang presidential representative democratic republic. Ang Republika ng Indonesia ay itinatag noong Agosto 15, 1915. Si Sukarno ang naging unang pangulo ng bansa.
Muhammad Natsir, ang naging unang punong ministro ng bansa. Ang pamalaan ng bansa ay pinamumunuan ng Pangulo na inihalal ng MPR or Majlis Permusyawaratan Rakyat upang manungkulan ng 5 taon sa tulong ng kanyang itinatagang mga ministro ng Estado. Thailand, isang constitutional monarchy. Pibunsong Karm, pinamalaan ang Thailand noong 1938 bilang punong ministro. Ang punong ministro ang puno ng Estado. Silalim ng uri ng pamalaan, ang kapangyarihan ng pamalaan ay nahati sa 3, ehekutibo, legislatura at hudikatura. Vietnam, isang single-party republic, kilala bilang Socialist Republic of Vietnam na pinamamalaan ng isang sentralisadong sistemang pampamalaan. Ang National Assembly ang pinakamataas na kapulungan ng bansa. Ito din ang nagsisilbing 5 lamang bilang legislaturang sangay ng Vietnamese Communist People's Political Bureau. Isang constitutional monarchy. Noong 1978, ang bansa ay sinakop ng mga Vietnamese at nagtatag ng pamalaan sa ilalim ng pamumuno ni Heng Samrin. Sinatok itinilaga bilang constitutional monarch. Norodom Ranarid bilang punong ministro ng bansang isang communist state. Noong 1962, ang bansa ay namistulang puok labanan sa pagitan ng pangkat ng mga makakomunista laban sa demokrasya. Politburo, ang pinakamakapangyarihang kinatawang politikal na binubuo ng mga edad na politiko. General Kamtay Sipandum, ang pangulo ng LPRP or Lao People's Revolutionary Party noong 1998. General Sisavat Kebunpan, ang punong ministro ng bansang Laos mula pa noong 2001. Brunei Darussalam, isang absolute monarchy. Noong 1958, ang bansa ay dineklarang bilang isang malayang bansa. Hassanal Bolkiah, ang sultan ng bansa at itinuturing na Yang di Pertuan o kataas-taasang otoridad sa bansa. Timor-Leste, isang democratic republic. Referendum ay tumutukoy sa mga pagboto ng isang isyu ng mga mamamayan. Ang bansa ay pinamumunuan ng Pangulong Inihalal upang manungkulan sa loob ng 5 taon. That's it for today. This is Sir Manson.